Thank you. Hello, Mars. Hello, everyone. Teka lang, paano ba yun nung nag-lockdown tayo? What happened to the two of you? Like, how often did you guys get to see each other? Tapos, when na kayo ulit nagkita ulit? After 2 months, 3 months. Mga ganon. 2 months, 3 months. Oh, matagal din. Oo. Okay na rin ang 2 to 3 months. Kasi akala nga natin, after 2 months, tapos na to eh. Mas matagal pa dun. Tumagal pa tayo ng mga 8, 9, 10 months. Pero yung 2 months is mahaba na. Pero lagi naman tayo magka-video call. Yes. Kaya parang magkasama na rin kami. Oh, alam mo, ang cute kasi Marcia. Super close talaga silang magkapatid. And I see it in their vlogs. Kasi lagi silang nagva-vlog together. Tapos makikita mo yung kakulitan nila sa isa't isa. And it's really nice to see that. Yeah. Go. So, kumusta yung relationship niyo as magkapatid? Okay. Actually po, ako magkikwento. Si ate po, mas ano siya sa akin, mas bagets siya bagets sa akin. Bagets ako sa kanya. Tsaka mas gikay siya. Ako yung parang mas matanda dahil si ate, na-addict siya ngayon sa Korean novela, anything Korean, tsaka sa video games, kaya doon kami nagkakabonding. Peso ng Mars Angelica sa mga K-drama na gusto natin. Ito kasi hindi makarelate, hindi nanonood ng K-drama and Korean. Hindi ko pa natatry, pero soon. So, baka mahawa na din ako sa kaadikan niya po sa Korean. Tsaka siya kasi nagmamature, di ba, yung pag-iisip niya. Ako naman pa, pababa. So, nag-meet talaga halfway, no? Nag-meet talaga Mars kami halfway. Oo. Angelica, question lang. Kasi syempre, mas naging busy ka ngayong pandemic bilang isang frontliner as a public servant. So, how was it for you to balance that? It was really hard. Kasi, while other people, syempre, nasa bahay, nag-iingat, ikaw nasa labas ka. As in, sugod ka. Tapos, ang mahirap pa doon, yung pag, every time na uuwi ka sa bahay mo, yung nakakatakot, ayaw mo dumikit sa mga kids mo, ayaw mo. Medyo praning ka, oo. Actually, hindi medyo. So, praning ka talaga. Praning talaga. Oo. Tapos, syempre, nakakakonsent siya kasi sila nasa bahay, tapos ako nasa labas. Imbis na inaasikaso ko yung sarili kong pamilya, ibang tao ang inaasikaso ko. Mars, grabe. Really, super saludo kami sa inyo. Ay, thank you, Mars. Salamat. Eh, ikaw naman, Mika. Kamusta naman ang pag-back to school mo at online na ang lahat? Ito po, medyo nasistress na po ako because sobrang daming requirements. Pero very, very happy and grateful kasi I wanted to go back to almost semi-regular schooling for a while now, and ngayon na nagka-pandemic, actually nagkaroon ako ng time and to go back to school, to enroll, and sobrang happy po ako kasi finally na nagawa ko ng matake up yung dream course ko, which is BS Psychology in Southern International School. Nice! Thank you po! Nagsisipag ako talaga for my future, of course. Tsaka galing! Being productive talaga during this pandemic and while being home, diba? Yes! And actually, nakatulong siya sa akin because para sa akin, it took up most of my time ngayong pandemic. So at least, nakakatulong siya. Of course, keeping busy sa mental health natin kesa napapraning tayo or kesa ano-anong iniisip natin ng mga problema. You're keeping yourself busy and yet you're also learning about mental health. Yes. Galing, diba? Kung bakit pinapractice din niya yung mga natututunan niya to help her as well. Nice, Mika! Proud ate here! Stage ate! Stage ate! Proud ate! Love ang stage ate! Maliban sa pagkanta, what are the other things that you enjoy doing together? Siyempre, nagbo-vlog din kayo, singing together. Ano pa yung mga ibang bonding activities nyo? Actually, TikTok, tsaka video games. Video games. Ay, magaling sumayo si Mars Angelica. Mars, grabe! Super! Ay, thank you. Super! Ito din, actually. Siya, dancing queen. Sa family. Eh, ngayon siya na yung pinasasayo ko kasi sabi ko sa kanya, syempre, ate is getting Thundercats na, di ba? Kaya, kaya ikaw na yung sumaya. Oo, ipinamana na. Teka, Mika, kumusta naman ang love life in the time of COVID-19? Okay naman po kasi at least ngayon nakakapagkita na, of course, and dumadalaw naman siya dito din. And approve naman si ate.
nakita ko na lumaki yung dalawa. Yeah. Kasi mag-best friend sila since they were 6, 7? 6 years old. Ito naman, Mars Angelica, kamusta mo ng preparation nyo sa darating na Pasko? How are you going to be, how are you going to spend your Christmas? Ibang-iba yung Christmas namin ngayon. Kasi first time namin mag-Christmas nang wala si Daddy. So usually kasi nag-Christmas kami dito sa family house namin, syempre. Pero ngayon, parang sa ibang bahay. Siguro sa bahay ng brother ko para hindi naman super, alam mo yun, ang lungkot eh. Lungkot. Para medyo maiba ng konti yung mood, tsaka yung place, ganyan. Kasi syempre kahit kami, ako, si mami ko, si Mika, si Eric, syempre kami talaga malulungkot. Pero you still have to celebrate it for our kids, mga bata sa family. Kasi syempre, di ba, Christmas is for children. Yes, I guess as a family, guys, we'll have to create new memories and still make it happy for the children. Oh, thank you so much, Mars Angelica and Mika, for such a happy and fun episode this morning. Nag-enjoy kaming kasama kayong dalawa. Thank you. Salamat. Thank you for having us. Thank you. Nag-enjoy kami. Before you guys go, baka meron kayong gustong i-vlog? Daddy's Girl, every Saturday po. Sana po tuloy-tuloy nyo lang po yung pananood. And follow my YouTube channel. Subscribe! Oh, matanda na talaga. Subscribe nga pala. Kasi naman, pag Thunders, follow lang ang alam ko. Subscribe! Like and subscribe! Ayun! Like and subscribe to my channel! Don't forget to hit the button, the bell button. Ganon! Oh, di ba? Ganon! Tsaka yung subscribe! Tsaka yung Laika account ko. Paki-follow din. And you? Ako din, ang aking Laika account, Bigo account, and napakaraming account. TikTok account is Mika DLA Cruz double C. And meron din akong YouTube account and of course, Instagram account. So yeah, thank you! Like this video, we have more. Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel. Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network. Here's to 10 million pa more.